magandang araw po sa ating lahat, mga sangga. At nandito na naman si Kuya Sheriff, babalik sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po sa mga videos natin. So, ayun, matagal-tagal na naman tayong hindi nakakapag-vlog. Dahil ngayon ay pasukan na naman, balik eskwela na naman po tayo at balik online class na naman ang mga estudyante ngayon. So, no last week, medyo naninibago pa ako kaya sinulit ko na yung bakasyon, no? Kaya hindi muna tayo nakapag-vlog ng isang linggo. At kung nalaman ko nga na malapit-lapit na yung pasukan, ito yung reaction ko, no? Oh my God! Napakaming dabila tuloy ako, no? Sa sobrang gulat. Lapit na pala yung pasukan. Kaya sinulit ko na yung mga araw ng bakasyon. At ngayon nga ay tapos na ang maliligayang araw ng bakasyon. At balik online class na naman tayo. Balik module na naman ang lahat, no? So ngayon araw po ay meron tayong i-react na mga memes na naman. Ayun, meron tayong nakita memes doon about dun sa winawak. Alam niyo ni Wawak, no? Dito na natin maalala si Secretary Duque. Under a state of public health emergency, winarap na ninyo kami. Winarap na ninyo ang dagal ng DOH. Winarap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. This is really unfair, unjust, that this judgment. You serious? Yan po yung secretary ng DOH, no? Na kung saan pini-question siya kung nasaan yung 63 billion na pondo na nagamit ng DOH, no? Na nawawala di umano. Kaya po nalaman na 67 or 63 billion yung nagamit ng DOH sa pondo ay dahil dun sa COA o dun sa Commission of Audit. Sila ay naglalabas ng mga pondo na ginamit o na record po ng pondo na ginamit ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya malaki po pala ang nagamit ng DOH. At ito pala ay hindi naman 100% na nagamit o napakinabangan. Sa halip, yung mga nagamit na pondo ay nasayang lang, no? Nauwi na sa wala. At pinambili lang ng kung ano-ano katulad ng mamahaling laptop na ginagamit lamang po ng DOH, no? Mamahalin pa talaga yung bilhin nila. Sa halip na ibigay na lang sa mga frontliners na sumasabak ngayon sa pandemya. Pero anyways, ay meron tayo papakita mga memes at sigurado na matatawa kayo. O, sabi niya, winawak na ninyo kami, winawak ninyo ang dangan ng DOH, niwawak ninyo ang lahat na makasama dito. Sabi nung ko, bakit kasalanan ko? Tama kasalanan ko. Kaya Alonso pala, no? Ba't pa makasalanan pa nga ng COA kung naglabas sila ng ganong resulta o kung naglabas sila ng ganong record na 63 o 67 billion pala yung nagamit ninyo, no? Hindi lang kasalanan yan kasi kayo yung gumamit yan, eh. Kayo gumamit ng pondo na yan na mamami pa naman ang pwedeng frontliner na matulungan yan o mga doktor at mga nurses na nahihirapan ngayon, no? Sa crisis natin sa pandemic. Tapos sinisisi pa niya yung COA, no? Na bakit ganyan yung pinapawatang sa kanila. Ito. Ayan, yung umiyak na siya, payak na siya. Winawak niyo nung kami. Ayan, tingnan niyo pampunas niya pera. Diba, social. At sobrang dami nung nakulimbat niyang pera sa dami ng mga nakawakot na pera ng DOH. Tingnan niyo yung luha. O tingnan niyo, umiiyak na pinapupunas yung pera. Mas mayaman pa kay Pacquiao to, no? Yung pera na yung pinamumunas. Makikita natin dito mga sangga, iba't ibang mata. Yung mga iba't ibang epekto ng droga sa kanong alak, no? Mayroon cocaine, ayan, may marijuana, may beer, winawak. Laki ng mata. Galit na galit, gusto malakit. Baka ganyan. Ito pa isa mga sangga. Remember this kid? This is him now. O, ayan. Feel old yet? Ayan, si J.P. Dixon pala si Secretary Duque, no? Siya pala yung nagmumura noon sa video ni about dun sa J.P. Dixon na yan. Ito po yung context niya, kung di nyo pa alam. J.P. Dixon, ang pangit ng pagmumukha mo! Nakita mo na ba mukha mo sa salamin? Oh, ang pangit mo, ha? At matagal-tagal namin yung video na yan, no? Siguro mga 2015 or 2016 pa yung video na yan. Ayan, ito na siya ngayon, si Secretary Duque na. Nag-rant ulit siya, no? Nagawat ulit siya sa Kongreso, sa House of Representatives. Ito pa, memo pang video.
exact ko yung salita niya doon sa ano, doon sa buka ng boses, kahit naka-face mask nagpawa siya. Talo pa yung bilis si Depoy Dizon dito kay sa bilis si Secretary Duque. May mayroon pang aircon, no? Sino ba mas angat, si Depoy Dizon o si Secretary Duque? Pagdating sa bilis ako. Ito pa isa, yung COA, dangal ng DOH ni Wawak. Ang lakas pala ng COA, ni Wawak talaga yung kahoy. Yung dangal ng DOH, literal talaga na gamit, no? Wasak na wasak talaga ang DOH sa inyo. Ito, Duque. At yung DOH medical frontliners, yung binabili niya, pang! O sabi niya, winawak ninyo kami. Yeah. Alam niyo ho, mga sangga, si Secretary Duque ay matagal na rin, ano yan, matagal na rin naging secretary ng DOH. At sa ilalim lang ng pamumuno niya, secretary ng DOH ay puro kapalpakan lang po ang nagawa niya. Simulat sa pulpa ng pandemya, di ba alam naman natin, mga sangga, yung issue doon about dun sa bakuna, yung agreement ng Pfizer vaccine, hindi niya po napirman agad yan, no? At nabaliwala niya yung dokumento na mahalaga pa naman para sa vaccine supply natin dito sa Pilipinas, at hindi niya pa napirman yun. At pagkakataon na sana na magawan tayo ng supply na yun na galing Pfizer, no? Sinayang niya po yung opportunity, mga sangga, at hindi niya po pinirman yun dahil nakalimutan niya daw, no? Nakalimutan daw niya. Anong klaseng sekretary yung ganun, no? Na nasa halip na gawin ang lahat para masolusyonan, para matapos yung pandemya na ito. Ang DOH parang gusto nila pakabain ang pandemya na dito sa Pilipinas, no? Alam niyo po kung bakit. Kung bakit patuloy pa rin na dumadami yung cases ng COVID dito sa Pilipinas, at saka kung bakit patuloy pa rin ang community quarantine, at kung bakit walang pinagbago ang kalagayan natin ngayon sa pandemya, ay yung DOH po at IATF, no? Sila po talaga yung nakikinabang ngayon sa pandemya. Sinasamantala nila itong crisis na ito para marami sila makuwang pera o marami sila makulimbat na pondong ibinibigay sa kanila ng national government. Kaya ganun yung gawain nila ngayon, no? Lalo nga lang ngayon, eh, Delta variant. Hindi pa nila napigilan yun, no, masangga. Nagpa-travel ban na lahat, no? Pero nakapasok pa rin yun sa hindi malaman na dahilan kung bakit nakapasok, hindi po ba? Kaya yung DOH, hindi lahat ng sinasabi nila sa atin ay totoo, no? Lalo na yung IETF at Octa Research na yan pagdating sa pagkalat ng virus, no? Sa record natin ng cases ng COVID-19, pinaparami nila yun para takutin tayo na lumabas ng bahay, para makontrol nila tayo, kontrolado nila tayo sa paglabas, no, sa mga gawain natin, katulad ng mga ginagawa natin noon. Kontrolado na nila yan, na anytime sasabihin nila dumadami na yung cases, dumadami na naman yung transmission ng COVID dito sa bansa natin, kailangan ng higpitan, ayun yung ipapalabas nila. Kaya hindi lahat ng datos na nilalabas nila totoo, no? Dahil ginagawa lamang nila yan para manakot, para kontrolin yung tao, at para samantalahin nila yung pagkakataon ng makakuha ng maraming pera. Money, kumbaga. Umuulan ng pera sa DOH. Kaya si Secretary Duque, tingnan niyo naman. Kahit yung tissue paper niya, look, papel na pera. Mukha pang pera. Eto, tawa-tawa din ako sa memes na to, eh. Tingnan niyo. Mga kalsada sa Bulacan, winawak na ninyo kami. Ayan, nagreklamo ng tuloy yung kalsada. Kasi dito talaga sa Bulacan, mga sangga, marami dito mga ginagawang kalsada, no? Kahit yung buo pa na kalsada, hindi pa sira-sira, no? At hindi pa lubak-lubak. Inaayos na yan, sinisira ng nila yan. Naghahalungkat na naman sila ng kalsada. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Yan talaga yung maririnig mo pagdating dito sa Bulacan, no? Pero dati, mga sangga, maraming ginagawang kalsada. Pero tinatapos naman, lalo po dito sa part ng Bukaway. Hindi naman project-projectan yan. Pero meron din ibang lugar na project-projectan, no? Yung may masabi lang na may ginagawang kalsada, mayroong ginagawang asfalto, ganyan. Tapos masabi nila mayroong ginagawang project, no? Na aksaya lang po sa pera ng gobyerno o sa pera ng local government, no? Pero may mga kalsada talaga na tinatapos talaga, no? At hanggang ngayon buo pa rin, at mas maganda yung tinataasan nila, no? Eh, sabi, niwawak ninyo kami. Nagreklamo na yung kalsada.
ang sobrang dami ng ginagawa dito sa Bulacan. Lalo pagka tuwing eleksyon yan, marami na naman yan. I'm sure siguro sa mga susunod na buwan, mayroon na naman ginagawang kalsada dito. No. Ito pa yung isa pang meme. Mga mawawupok na monoblock sa church. Winawak nyo kami! Ayan, pati pala yung upuan sa church nilawawak, no? Kasi pag monoblock talaga mga sangga, madaling masiwa yan. No? Dahil plastic yan. At kung matagal yan na inuupuan ng halimbawa, eh mabigat yung timbang ng uupo. Eh matagal siyang uupo. Pwedeng mag-crack yung upuan. Mamami talagang monoblock na nasisiwa, lalo sa school, ganyan. Kahit ngayon upuan nga lang dekahoy, eh. Saka yung mga depakal na upuan. Partida, bakal na yun sa kakahoy. Nasisiwa pa rin, nawawawak pa rin. Mayroon doon sa, ano namin, sa classroom namin, palitan na upuan. No? O sino yung pinaka-late siya yung makakatanggap ng pinakasirang upuan. O kaya, wala siya mauupuan. Dahil yung upuan niya, pinuha na nung ano, mga maagang dumating na walang upuan. Kaya paunahan po talaga yan, mga sangga, pagdating sa upuan. Usapan lasing naman po ito, mga sangga. Ayan, typical na sa atin yan, kung sino man yung mga umiinom na alak dito, no? Siyempre, pagka may inuman, may kwentuhan yan. May usapang red horse, usapang bote. Ito po yung usapang bote nila. Alam mo ba po eh, si Jose Rizal at si Jack the Ripper ay isa lang. Ayan, ano pa lang yan, yung pinaka ibabaw pa lang po yan ng red horse. Ang kalagitnaan na, mahal ko pa rin siya. Siya pa rin talaga eh, sakit-sakit na. Ayan, nagsasad boy na. Inaalala na yung ex niya. May mga lasing na ganyan, inaalala pa yung ex, no? Gusto pang balikan. Hindi na nadala. Ayan yung pinaka-kutina, yung third layer na ng red horse na malaki. Winawak nyo kami, niwawak ninyo ang dangal ng DOH, niwawak ninyo makasamaan ko. Ayan, yun talaga yun. Yan siguro ininom ni Secretary Duque, no? Bago siya sumalang sa hearing. Nagpaka-red horse muna. Uminom muna ng maraming red horse, tawa, yun yung sabihin. Magdrama. At wala rin daw siyang tulog. Ako, pati pa naman tulog, isisisi mo pa sa kuwa. Kasalanan mo na yun kung bakit hindi ka natutulog. It means, nakukonsyensya ka, Mr. Secretary, sa ginagawa ninyo ng DOH, no? Sa mamamayang Pilipino. Ganun lang yun kung hindi kayo makatulog. Ginugulo kayo ng konsyensya nyo. May drum. Drum cover. Sabay na sabay. Galing ng drama, no? Every beat, kasabay ng salita niya. Yan, yung word na niwawak ni Secretary Duque, nasa advertisement na rin, no, mga sangga. O, tingnan ninyo sa meme na ito. Palitan na ang mga bubong na winawak ng panahon. Yan, galing. Marketing strategy ng Color Steel. Nandun talaga yung word na winawak, no? Ay, singit pa nila yan. Yeah, hashtag Steel Strong. O, siyempre, yung mga winawak ng panahon, yun yung dapat palitan, no? Eh si Secretary Duque, totoo niyan, hindi siya yung niwawak. Tayo po yung niwawak, no? Matagal na tayong niwawawak ng DOH. Matagal lang winawasak ng DOH yung kinabukasan ng bansa o yung kalagayan natin sa pandemic. Matagal yun na pong niwawak ang kalagayan ng pandemic dito sa Pilipinas. Kaya nga po hanggang ngayon, huwag na tayong magtaka kung bakit tumatagal tong pandemya. Dahil din sa ginagawa nilang katiwalian o corruption, no? Na nangyayari po sa loob ng DOH. Pero ako po, hindi naman po ako naniniwa. Hindi lamang po ay base sa pagkakaalam po ng mga sangga. Posible talaga, may mga ahensya ng gobyerno na nakikinabang din sa pandemya na ito. Kasi ang DOH, pwede matulad yan sa PhilHealth. Diba yung PhilHealth, alam naman natin na 15 billion na nawala sa kanila. At ayun yung questionable pa rin kung saan napunta yung 15 billion na yon. Hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik yung 15 billion na yan doon sa PhilHealth. No? Kaya ngayon taon, siguro, ito yung magiging issue rin ng corruption. DOH naman po. No? Totoo nga po yung sinabi ni Senador Manny Pacquiao na mayroon talagang sobrang pondo na nagagamit ng DOH. No? Na hindi naman talaga totally napapakinabangan ng mga frontliners at saka ng mga doctors and nurses na dapat na tumanggap nito. Kahit nga lang po yung hazard pay, mga sangga, karamihan mayroong mga kulang yung natatanggap nilang hazard pay o kaya eh wala silang natatanggap na ganun coming from the DOH. Kaya saan po napupunta, mga sangga? Kaya dito talaga hindi maitatanggi na mayroong corruption. Kaya
masasabi ko lang kay Secretary Duque Masang, sa halip na magdrama siya, sa halip na magpaka-sad boy siya, patunayan niya yung sinasabi niya, no, dun sa hearing. Doon niya patunayan na inosente siya, yung hindi totoo yung lahat ng pinapawatang sa kanya. Kasi kung hindi naman totoo yan, Masangga, hindi ka lang magdadama, papatunayan mo rin, no, na wala talagang corruption o katiwalian sa loob ng DOH. At saka masasabi ko lang din kay President Duterte, sana hindi niya tinotolerate yung mga ganitong bagay. Hindi niya tinotolerate o hindi niya kinukonsente ang ginagawang katiwalian ng mga cabinet members niya. No, lalong-lalo na ito si Secretary Duque. Sana magising sa katotohanan, no, na mayroon talagang kamalian yan si Secretary Duque. No. Kung ako rin po kay Secretary Duque, delikadesa. Kailangan magpakumbaba tayo. Huwag tayong masyadong kapit-tuko sa pwesto. No, kaya kung ako lang po si Secretary Duque, please resign. No? Duque, resign. Kasi nung namamahala siya as DOH Secretary, wala rin naman pinagbago yung kalagayan natin sa pandemya. Yung kalagayan natin ngayon, taas-baba, taas-baba, taas-baba. Yun yung nangyayari ngayon. At sa isa't kalahating taon ng pandemya, ay kitang-kita natin na nakikinabang talaga ang DOH at IATF sa crisis ng pandemya na yun. Marami din sila nakukuha kasi kung wala sila nakukuha at wala silang interest na mangurakot, no? Hindi nila papatagalin yung mga ganyan. Lahat ng pag-iipit nila sa atin, hindi nila patatagalin yan. Pilit talaga nilang tatapusin yung pandemya. Pero kita natin, mayroong nawawala pa lang na 67 billion na sinabi ng COA na hindi naman talaga nagamit ng lahat ng frontliner. Kaya ayun lang naman din yung reaction ko, ayun lang din yung opinion ko tungkol sa issue na yan, mga sangga, no? Bukod po sa memes na pinakita ko sa inyo, andito na rin po yung opinion ni Corsair tungkol sa umano'y katiwalian sa DOH. Kaya, ito lang po yung vlog natin sa awan na ito. I hope na magustuhan ninyong video natin sa awan na ito. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po sa mga videos natin. Kaya sana po, wala pong magagalit, no? Si Corsair lamang po ay nagbibigay lang po ng opinion, no? At lahat naman tayo may kanya-kanya opinion pagdating sa mga isyong panlipunan o sa mga issue ng katulad nito. Kaya i-comment nyo na rin yung mga opinion nyo tungkol dito sa corruption sa DOH. At ito pala si Corsair, ipapaalam. At kita-kits po tayo sa next vlog po natin. Ingat po lahat.